Ano na nga ba ang nangyari sa puntod ni Yoyoy Villame? Mag-exercise tayo tuwing umaga. When Philippines was discovered by Magellan. May paa. Sa ating Bohol episode ay papangunahan natin ang sementeryo bago ang magagandang lugar dito. Ano naman ang design mo? Ayun o, naipit yung mga ano sa tabi, mapatay sa loob. Isa sa pinaka-apektado dati nito ay ang pinakamalakas na lindol na tumama din sa kanilang sementeryo. Hi guys! Welcome to my channel! Ito na naman si Master G. Ngayon, na-miss nyo ba yung mga puntod ng sikat? Siyempre, alam ko, marami sa atin yung mga nag-subscribe, mga nag-ano, pupunta po tayo ngayon sa puntod ng nag-iisang sikat. Siyempre, nandito tayo sa Bohol. Meron kayong idea? Ako wala pa. Dininahanap pa lang namin yung puntod niya, guys. Kasama ko yung anak ng ating tito, Alex, dito sa Bohol, mga master. Kasi nakapangasawa siya ng taga-Bohol, kaya andito yung aking mga parente, mga kamag-anak, guys. So, pero wala po tayo ngayon dito sa ano, sa Tagbilaran. Dito tayo sa Kalape. Oo. Nakikita niyo 'tong dala ko. Yan. Punta natin yung puntod ni Yoyoy Villame. Siya po yung sikat na ano, kumanta ng Butchie Cake. Kanta. Pero ang nakakatuwa sa inyo, kakaiba kasi yung mga kanta ninyo. Kakatawa, nakakatuwa. Paano niyo nagagawa 'yon? Nung nagsimula talaga akong gumawa ng kanta, bigla lang maisip ko, biglang darating sa isip ko na ito'y magandang kanta, kagaya nung... Oo. Actually, may naging issue din daw yata before na parang gusto siyang... Wait lang. Hilingan ako, ang init kasi. Parang ang nangyari, parang gusto yata siyang kasuhan before ito si Yoyoy Villame. And then, yung... Or yung... Ano kasi... Ano ba yun? Parang may... Parang may tumitik-tik dun. Kinasuhan yata itong si Yoyoy Villame dahil nga... Doon sa mga ginawa niyang kantang Butchie Cake dahil parang naano do yung ano ng mga Chinese ganun ganun. Koyla, Butchie Cake. Bobo chichang tong nang Butchie Cake. Pero hindi ko sure kung iyon talaga legit talagang naisampa sa kanya. So ito yung kanilang cementerio dito, guys. Ah, may ano dito, parang chapel. Okay. So, ngayon, dediretso tayo doon. Mapapansin niyo, 'di ba may dala ako, 'di ba? Karamihan yung mga una kong napuntahan is hindi po ako nagdadala ng mga bulaklak. Dahil nga po, sa paniniwala ko na, sa akin na po yun. Kumbaga may kanya-kanya naman tayong paniniwala, diba? Bibigyan lang po ako ng bulaklak bilang kasama na po ito sa pag-idolo, pagpupugay po kay Yoyoy Villame na nag-iisang novelty king sa Pilipinas po. So maya-maya, ikutin lang natin saglit. And then, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mga master. Lalo na po yung mga kapanahonan po niyang ano, Butchie Cake yan. Comment below po sa inyo. So, in guys. Nagtaka lang ako dito, guys. Dahil mapapansin niyo itong nicho na ito na sa tagiliran yung butas niya. Kasi kung ililipat ito, karaniwan naman ang butas ay sa harap ginagawa. Pero tignan niyo to, guys. So, malapit sa pinakagitnang bahagi. At tignan niyo yung lapida niya. Okay pa. Sana guys ay subaybayin niyo yung buong linggo ng upload natin sa Bohol dahil yung episode natin ay puro kababalaghan at magagandang lugar din na pagsasamahin natin sa iisang video. Kaya steady lang at watch the video till the end. Kagaya lamang ng malagim na pangyayari sa bahay na ito na ating papasukin sa susunod na episode natin. Abangan natin, mga master. May mga nakalibing dito sa lupa sa ano. Ito, mga master, hindi ko po gets ito, oh. Ibig sabihin niya, ni memory of late. Hindi ko po alam kung bakit po ganyan na inilagay. Tapos pinag-isa na lang po yung pinanganak at saka 1945. Yung pinanganak at kamatay, yan. Pero bakit ang dami po nila pinagsama? In memory of late. In memory of late, eh. Ito, 1916. 21. Dito ang dami po, oh. 19. Sunod-sunod sila, oh. 1965, malaking pamilya ito, guys. Nakikilala niyo po yung puntod niyo, bumagsak na po itong malapit na pong ano, madagalan yung patay, guys. Ay, guys, ano yun?
So ito yung mga hinahanap kong puntod, guys. Napakatagal na po, oh. Ayan, oh. Ay, 1980s ba? Talaga. Kasi malalaman mo naman itsura ng guys, oh. Pag ganyan. Kakaibig pangalan niya, Comercindo Mozo. Mga 1950s tong mga nandito. So guys, ito, oh. So ito pala, guys, ay ano, isa to sa lubhang nilindol nga nung time na yon, yung cemetery na to. Ito yung mga isa sa mga pinakaluma. Yan, tas meron chapel. Ay, hindi siya chapel. Parang may nakalibing din. Parang mga bata, karamihan ang inilibing dito sa park na to. Ngayon, puntahan lang natin, tignan lang natin yung parang ano na yun, yung na-deform ng lindol, yung banda ron, guys. Tignan nyo to, oh. Bata, karamihan. 2011, puro same day. Kung anong araw sila pinatay, namatay, ganun ding araw sila pinanganak. Ano, 2012, yan. So mapapansin nyo, guys, so parang hindi sila pantay-pantay, diba? Kasi nga, lakas ng lindol dito. Noong time na ano, tignan lang natin to, kakaibang to. At I think ito na yung isa sa pinakalumang musileo dito sa Kalape. Kikiraan lang po kami, agi po. Ay, oo nga, guys, oh, bumigay. Ay, nasa ilalim yung ano, ito yung pinakabubong. Ay, nasa ilalim. Bumigay nga sa lindol ito. Ayun, oh, naipit yung mga patay sa loob. Mga 1940 ba na ito, oh. Hindi na inayos ng pamilya. Hindi na naayos. Grabe, ang lakas ng lindol, no? Humagsak pong pinakaibabaw ng musileo. Ganyan nga natin itong harap. Check lang natin. Ganda pa naman ang design, no? Panahon pa ng mga kastil. Ay, oo, wala nang dadaan yung ano. Talagang ano, yung pinakabubong ang bumagsak. Ganyan ito, guys, oh. Nilibing siya ng 2003, pero tignan mo naman itsura niya, parang hindi lang totoo, parang kopong-kopong pa talaga. Napakatanda na, guys. Ay, meron dito dalawang nakalibing, tignan lang natin to. So nakabukod lang po sila, mga master. Yan ang apelyido nila, mga Wong. Ah, Chinese. O, hindi, swerte na hindi ito bumigay. Oo, dahil nga sa lakas ng lindol. Pero possible na. Ay, lawak pa. Ang ganda pa pala yun. Ano doon pa ganun. Tignan nyo ito, guys. Sa sobrang lakas ng lindol, lumubog yung kanyang mismong pinaka ano. Oh, pinaka nitso. Tignan nyo ito. Oh. Mga naglubugan po sila, guys. Oh. Sobrang lakas ng impact ng lindol. Eh pag malambot pa yung lupa, diba? Ano ito? Hindi pa kayong lupa. Tignan nyo ito, guys, kakaiba, oh. Yung puntod na to. Yun lang ako nakakita ng ganito. Ano nakalibing? Wala. Wala nga kalaki. Meron ako dito nakita, parang ang creepy nito, guys. Parang nakalabas lang yung kabaong. Ano ba yan? Tingnan natin. Sa ibabaw ng puntod, merong rebuto. Oh, ano na? Creepy naman. So guys, nahiya ako magpakita ka sa inyo ngayon ng aking face, o pasilip lang ng konti dahil nasunog tayo. Napakalayo po ng biyahe. So ngayon, meron, bago tayo pumunta, malapit na tayo, na ituro na po sa amin yung puntod ni Yoyoy Villame, ay pahawak nga ako nito. Unbox muna natin itong ano, parang kabaong dito. Check natin kung may laman pa. So comment below ko, ang makakahulang mo ano, may laman pa, ay mananalo ng GCash na worth 500 pesos. Pero ang hindi, ay wala lang. Pero titingnan natin, guys, ito, kung may laman pa. So comment muna kayo
yung wala, comment lang ng meron or comment ng wala. Oo. Tapos kailangan ano ba? Kasi makamandaya yung iba. Basta guys, pipili tayo sa comment section ng mananalo na 500 pesos worth of GCash. Sige, tignan natin to. So ito na po, meron ako nakita rito ng isang meat. So yan, panitso, ano, kabaong pala ha, na I think may laman pa. So tignan natin. Pero bakit nakapacking tape? Ano yun? Tignan mo nga kayo guys. Ano yun? Ba't may ano? May paa. Hindi masyadong ilap pa kasi. Check natin guys, may paa. Oh my gosh, may paa. May paa. Pag ganyan. Guys, oh. Layo mo ng konti dito. Ayan. May paa guys. Ayan. Ayan siya, oh. May paa. May paa yung kabaong. Pero plastic na lang siya. Ano yan? Gina... Ay! Ano? Balik natin. Baka muna. Pabalik ko yung paa guys ha. Oh my gosh. Hindi ko na pong hawakan yan. Tara nga. Bakit may ganyan yan? Kinikilabutan ako. Comment below kung bakit may ganun guys. Ako sa tingin ko naman ano. I think ano yan. Parang... may prosthetic siya na paa na naka-tape doon. Ewan ko lang ah. Baka meron siyang something na or sakit or diabetes or what. Inilagay doon at iniwan yung hugis ng paa. Ayung ano. Yung pinaka natira doon. Grabe no? Ang creepy. So ito na guys. Malapit na po tayo sa puntod ni Yoyoy Bilyame. Meron ako nakita rito ng ano. Parang Chinese style. Oo. Ganda. Dito 'yan sa may tabing kalsada, guys. So ito na, guys. Ngayon ano ka? Mula po rito sa mga punto dito, yan, private cemetery na ito, itong harap na ito, yan, ito na po yung punto ni Yoyo William, guys. Ay, grabe, napakakapal na po ng damo, yan, ito na po, Roman parang tuloy na pangalan niya. So, bigyan natin siya ng flower. Ito, hindi ko po ito kadalasang ginagawa, guys, pero syempre, para sa ating mga taga-suporta, yan, maglalagay po tayo ng flower. Pero hindi na po ako magsisindi ng kandila guys. Nagpray naman na tayo. So yan po. Ito po yung puntod niya ni Yoyo Bilyame. Pinanganak po siya noong November 18. Pumanaw ng May 18 naman. 2007. Puro 18 po. 1932 pinanganak siya. Noong November 18. At pumanaw ng May 18, 2007. May nakalagay sa ilalim na with all our love and prayers. Oo. So mula ano po, biniyahi ko ito mula Sevilla, Bohol. Syempre, tagbilaran pa. So almost 4 hours po yung kinain ng biyahe ko para po makarating dito. Dito po sa Bohol mga master. So mga subscriber natin, mga Boholano, Boholana, oo, yung mga mahilig sa Bohol, charot. Ito na po. Yan po, siya po yung tinagurian ng ano natin, King of Novelty. Sa sobrang galing nga nitong si Yoyo ay mag-compose ng mga kanta kahit saan o kahit biglang maisipan lang niya na makagawa ng kanta at tono, yun na yung talagang talent niya.
Siya ay dating bus driver. Tapos na-discover siya ng kanyang boss. At yon, sinarado ng boss niya yung kumpanya ng bus na pinagtatrabahuhan nila dahil naniwala ng buo sa talento ang boss niya kay Yoyoy Villamil. So mapapansin niyo yung kinalalagyan ng punto niya rito ay makikita niyo na masukal na talaga at napahanay pa sa mga abandonado dito. Kung mapapansin ninyo, matatakot ka kasi isipin mo baka may mga ahas dyan sa paligid dahil sobrang sukal talaga mga master. Ito lang talaga guys, hindi na nila naayos o na napaganda. Simple lang talaga. Grabe kainit pa kasi. Ikaw anong favorite mong kanta ni Yoyoy Villamil eh? Ako ano? Mag-exorcist tayo tuwing uma-exorcist. Sa katunayan niya, ginaman pa nga ito ng kanta ni Michael V na nirevive niya. Ang title ay Mag-exorcist tayo. Mag-exorcist tayo ng sandalaga. Boses lalaki. Pag tumatawa, katawan niya'y lumulutang sa kama. Exercise pa lang. Tapos yung ano pa, sumikat sa kanya yung butchike. Yung butchike na yun dati, yung mga bata pa kami, laging ano yun guys eh. Parang naririnig ko yun lalo ng elementary. Oo, yung mga batang 90s, alam ko maalala nyo to. Siya po yung kumanta ng butchike mga master. Butchike, iwang long chai, karapangang lang, babachichang chiri kong kong na. Napakasimple ng kanyang libingan ito o may mga ano dito lang siya sa gilid ng kalsada. Maraming sumikat sa kanya, halos lahat eh. Yung nakaraan naman mga master, kumain kami ng ano, pakainit, pasti lang dyan. Wait lang. Dito ko mag-explain guys, ang hirap doon. First time kong makakain ng ano, di ba may kanta siyang kuratsoy, kuragsoy ba yun? Yung nilagpang, nilagpang. Di ba may kantang ganon? Hinandaan kami ng papa ng aking tita dito sa Bohol. Oo yan, shout out. Kasi masarap siya. First time ko makatikim ng nilagpang. Pero usually ginagamit doon nila doon is yung isda. Pero inihaw na manok yung pinatikim sa akin. Kaya nasarap ako. Kaya gusto kong dalhin sa Davao or sa Manila yung recipe na nilagpang. Which is yun yung sikat na kanta ni Yoyoy Villamil. Meron pang isa eh. Yun yung hayop na combo. Yun, alala ko tuloy yung lola ko. Namiss ko tuloy yung lola ko. Yan. Talagang gustong gusto yung pagtumutugtog sa radyo yung hayop na kumbo, baboy ang nagbabaho. Matagal na kasi guys, pero ako, yung mga nanonood sa atin, lalo yung mga Gen Z ngayon, pahalagahan din natin, ah. Mag-research din kayo about kay Yoyoy Villamil kasi talagang nag-iisa siya, wala siyang katulad guys. Yung mga bagong henerasyon ngayon makakapanood nito, tumatakpo sa kasaysayan yung nagawa po na ambag o sa larangan ng music industry sa OPM mga masters. Always, dyan lang kayo, huwag kayong aalis. Lagi kayong nandyan guys. Nakakalungkot mang isipin pansamantala na lahat tayo ay may katapusan kahit gaano pa ang ating kasikatan sa buhay. Pero hindi matatawaran ang ambag ni Yoyoy Villamil sa atin. Sa napakaraming Pilipinong napasaya niya sa kanyang mga awitin. Kahit parang misto lang nakakalungkot ang kanyang kinalalagyan, ang kanyang nagawa ay magsisilbing alaala magpakailanman sa atin. Kita-kits tayo sa mga bagong vlog. Meron tayong mga iba pang punta ng sikat na pupuntahan. Tapos yung mga vlog ko po sa isla. Oo.